mga kwento ni Felmo. Magandang araw sa iyo, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Bron. 32 anyos at kasalukuyang naninirahan malapit sa Nayong Pilipino. Bale, ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nang minsang makulam ang tatay ko. Bale, sa kwentong ito, inaasahan ko na po na magiging iba-iba ang opinion niyo sa kung sino ang dapat tama sa nangyari. Pero ang tanging hangad ko lamang ay maibahagi ang karanasan na ito para na rin magsilbing aral sa lahat. Bata pa lamang ako, marami na rin akong naranasang kakaiba, lalo na pagdating sa kulam sa lugar namin sa probinsya. Tubong Norte po ako. Sa mga taga-Norte dyan, alam kong alam nyo na mas maraming mga kulam at mambabarang na karanasan dito kesa sa ibang mga nilalang. Naalala ko noon na ito din ang rason ng ikinamatay ng lola ko sa tuwod. Yung tipong maayos siya, walang sakit, napakalakas ng katawan. Pero bigla na lamang sumuka ng dugo isang araw. Kung ano-ano ang sinasabi hanggang sa tumirik ang mata at namatay. Akala ko noon meron itong konektado sa medical na eksplanasyon. Hanggang sa noong magbinata na ako at naranasan mismo ito ni tatay. Tawagin na lamang natin ang tatay ko sa pangalang Jeff. Tagapangalaga si tatay noon ng isang ancestral home at malaking bakanting lote sa may bandang norte. Kagaya ng ibang mga kwento nyo, wala nang nakatira dito sa bahay at bakasyonan na lamang. Nasa syudad ang pamilya ng huling nagmana. Bukod sa tagabantay, si tatay din po ang madalas kumukuha ng trabador ng mga gawain na hindi niya kaya. Katulad na lamang ng pagkukumpuni ng mga nasisira, nabubulok o naaanay na parte ng bahay. Pagre-repaint, paglilinis, paglalaban ng mga kortina at pagpuputol ng damo. At kung ano-ano pa. Paminsan-minsan, ako ang inuutusan niya lalo na sa pagputol ng damo at paglilinis para na rin makapagtipid-tipid kami sa mga bayad sa mga trabahador. Merong dalawang hardinero noon ang kinukuha ni tatay. Ang isa na tawagin na lamang natin sa pangalang Berting at yung isa naman na palagi niyang pinagkakatiwalaan na tinatawag na si Atong. Buwan ng Setyembre noon tanda ko. Ilang araw na malakas ang ulan. Hindi ko lang maalala kung mayroong bagyo o sadyang tag-ulan lang talaga noon. Pero matapos noon, mabilis ang pagtubo ng damo. Kaya naman si tatay kinuha agad ang serbisyo nila Atong at Berting. Medyo nagre-rush na din kasi si tatay noon gawa ng mga siguro ilang linggo na lamang din magbabakasyon ang amo namin sa bahay na ito. Kaya naman paroon at parito si tatay sa mga uutusan noon sa buong pag-aasikaso sa bahay na ito. Madagdag ko lamang na hindi lang din itong trabaho ni tatay kasi hindi naman din kalakihan ang kinikita niya doon. Kumbaga, extra income lang kaya naman bukod dito eh may iba din siyang inaasikaso nung araw na yon. So bali ganito, sa dalawang hardinero, gaya ng sabi ko ay si Atong talaga ang madalas na mautusan ni tatay at nakakasalumuha dahil malapit lang yun sa amin. Bihira lamang si Berting kapag hindi mahagilap o abala si Atong sa ibang bagay. Habang abala ang lahat at paroon at parito si tatay, napapansin niya noon na nawawala-wala si Berting. Sa kalaparan ng lupa at damuhan na kailangang imawer, putulin at gupitan ng mga dahon at halaman, tila ba si Atong lang ang nakikita niya noon? Kaya iniisip niya na lamang na baka sa ibang parte ito gumugupit. Hindi naman din tinanong ni tatay si Atong noon dahil bukod sa malayo ay mas inaasikaso niya yung mga tao sa loob ng bahay na naglilinis at nag-aayos dito. Hanggang sa kailangan ulit bumalik ni tatay noon, sakay ng owner type jeep namin sa kabilang bayan. Tapos, mga ilang metro ang layo mula sa bahay na to. Nakita niya si Berting na palakad-lakad at parabang nagliligalig. Nang makita ito ni tatay, edi sinitanin niya kaagad ito kung bakit ito nandun ng ganong oras na dapat ay nagtatrabaho siya. Unang-una, napakaaga pa. Pangalawa,
Sagot naman ni tatay ang tanghalian ng mga ito doon sa bahay na yon. Ang pinaalam na lamang nito ay kailangan daw niya ng pera noon kaya naghahanap siya ng mauutangan. E di si tatay bugnot na noon. Napagsabihan niya itong si Berting na kung kailan kailangan na kailangan ng matapos ang dapat habang maganda pa ang panahon. E siya naman yung nawawala-wala. Tsaka isa pa, araw naman niya ang binabayaran sa kanya. Sayang kung tatambay siya doon. Samantalang itong si Atong yung putol ng damo pero parehas lamang sila ng sahod, di ba? Humingi naman ng pasensya si Berting. Aminado si tatay noon na tiningnan niya ito pataas hanggang baba. Umiling-iling bago umalis pa diretso ng bayan. Pagkabalik naman niya ng mga bandang alas 10, nakita naman niyang nagtatrabaho si Berting noon. Nakaabot ng tanghalian, kumain ng maayos ang lahat. Meron silang isang oras na siesta pagkatapos mananghalian. Matapos ang siesta, nakita pa ni tatay ang dalawa na gumagawa. Pero matapos lamang ang kalahating oras, nawala na naman si Berting. Dito na kinausap ni tatay si Atong kung nasaan ito. At ang sabi naman ng masipag na hardinero na ito, eh nag-iikot-ikot na naman daw at naghahanap na mauutangan. Dahil nga sa sinisingil na ito ng mga dati pang pinagkakautangan niya. Nagtiimbagang si tatay noon. Tapos ako pa yung pinagbuntungan ng sama ng loob. Inutusan ako na tulungan si Atong sa pagputol ng damo. Siyempre ako na wala namang choice, sumunod. Nagpasensya pa si tatay noon kasi siyempre may iba pa siyang dapat asikasuhin. Bumalik naman itong si Berting pero halata pa rin ang pawala-wala ng presensya nito habang nagpuputol ng damo na umabot sa puntong kami na ni Atong ang naghawan ng lugar. Hapon, mga bandang alas 5, natapos na ang dapat tapusin. Bali, ang iba pang naiwan na trabaho ipagsasabukas na lamang. Pero parang hindi na rin naabuti ng buong araw ang mga natitirang trabaho noon. Maglalagay na lamang ng punda at mag-iipon na lamang ng pinutol na damo para itapon. Nung nagbibigay na si tatay ng sasahurin, syempre ako parang pang soft drinks lang ang sinuhol ko noon. Pero nung si Atong at si Berting na ang bibigyan niya, dito, humabol pa si Berting na babali daw. Yung ipambabayad sa kanya kinabukasan ay kukunin na niya umano para lang may madagdag sa pambayad ng utang. Dito na rin parang biglang pumutok na nananahimik na bulkan si tatay. Kitang-kita ko noon kung paano siya mamula. Habang sinasabihan itong si Berting na makapalang mukha, pawala-wala ng buong araw tapos buo ang sasahurin at babali pa. Na ako ngang anak niya, nautusan pero katiting lang ang naibigay. Asa naman daw siya na kukunin siya ni tatay sa susunod na araw. Mas marami pang mas responsable at masipag sa kanya. Dinig na dinig yun ng mga natira doon na kumukuha ng sahod. Hiyang-hiya si Berting. Pangiti-ngiti pero nakayuko na humingi na pasensya kay tatay. Tapos nagpaalam na mauuna na. Si Berting ay siguro noong mga panahon na yon, 5 taon nang tanda kay tatay. Maliit na tao pero matipuno ang katawan. Pero hindi rin yung tipo ng tao na makikipag-away kasi nga maliit yon. Kaya naman hindi namin akalain na ang pagkapahiya niya na payuko pang umuwi ay meron palang balik na gagawin sa tatay ko. Nagpaiwan na kami ni tatay doon. Bago umalis, sinigurado namin na sarado ang lahat ng bintana, pintuan o kung anumang pwedeng mapasukan ng tubig kasi nga baka mamaya sumama na naman ang panahon. Pasado alas 7 nang umuwi na kami, sakay ng Honor. Ngayon, ang layo ng bahay na ito mula sa bahay talaga namin ay nasa 6 na kilometro din. At kahit na hile-hileran na rin ang mga poste ng mga ilaw dito, ay meron pa rin talagang parte na walang kabahayan at puro puno-puno lang. Sanay naman kami ni tatay umuwi ng ganitong oras. Meron siyang lisensyadong barel, emergency light at kung ano pa siyang tools kung sakali. Subali ay nga, nakalagpas na kami sa mga bandang kabahayan nang meron kaming narinig na paramang grupo ng mga tao na naghahalakakan. Alam mo yung mga boses kapag nagkakatuwaan sa inuman sa daan,
mga ganon. Pero noong mga oras na yon, walang mga kabayan sa dinadaanan namin. At lalong walang grupo ng tao na nasa gilid ng kalsada noon. Ang isa pang nakapagtataka, hindi umaalis ang mga halakhakan na ito kahit na patuloy na tumatakbo ang sasakyan. Ang ginawa ni tatay, pinalakasan niya na lamang yung radyo ng sasakyan. Ako naman palingon-lingon sa paligid noon. Hanggang sa ito na. Pagkaliko namin sa isang medyo pataas na daan, meron kaming naaninag sa may bandang unahan. Nung una, akala namin ilaw lamang ng motor na pasalubong. Pero habang papalapit ito, dito namin napagtanto na hindi ito ilaw ng kung ano, kundi isang lumulutang na apoy. Hindi ito kagaya ng ibang kwento na mga San Telmo na bilog o hugis bola. Alam mo yung kalatsya, yung para siyang sinunog na plastic na bote. Wala ding kung anong spark o upos nun. Sumalubong yun sa sasakyan namin. Grabe ang preno ni tatay nun. Alam mo naman yung preno ng owner type, diba? Yung dalawang apak pa bago kumagat. Paduyan-duyan lamang itong huminto sa tapat namin sa taas mismo ng hood ng sasakyan. Pero wala kang makikitang tilamsik ng apoy. Ni wala kang maramdamang init nun. Sinubukang tutukan yun ni tatay ng flashlight pero tumatagos lang. Nawawala sa liwanag ng ilaw. Di anino ng elementong yun, wala talaga. Tapos walang ano-ano. Bigla na lamang itong nagkaroon ng hugis sa mismong pinakagitna ng baga niya. Merong nabuong mukha doon. Pamilyar. Pero hindi mo mamumukhaan ng buo kasi ubod ng pula ang kabuuan. Pero ang alam namin ni tatay, nakangiti ang mukhang ito. Tapos ayun na naman, nakarinig na naman kami ng mga halakakan na sabay-sabay. At walang ano-ano. Bigla na lamang itong natunaw na nakalutang sa kawalan. Ilang segundo kaming tulala ni tatay. Kung hindi pa dumaan ang magkakasunod na sasakyan, hindi kami naalimpungatan parehas noon. Ultimong ang radyo ng sasakyan noon na bukas. Parang biglang nasira ang signal dahil na hindi na kami makahanap ng tama o matinong estasyon. Dinahandaan ni tatay ang takbo. Wala kaming imik pero kapag nadadaan kami sa walang katao-taong parte ng mga daanan, bumubusi-busi na si tatay hanggang sa makauwi na kami. Wala pa rin imik si tatay pagkarating sa bahay. Agad itong pumasok sa kwarto. Kumaway lamang kay nanay at nagpamano sa mga nakababata kong kapatid. Tinanong ako ni nanay kung anong nangyari. Pero ewan ko ba, kapag gusto kong ikwento kay nanay ang naranasan namin sa may daan, hindi ko mabuka ang bibig ko. Hindi ako makapagsalita na parang may humaharang sa iniisip kong sabihin. Pero kapag ibang topic, nasasagot ko siya ng maayos. Akala ko dala lamang ng trauma o di ka panipaniwalang pangyari kaya ayon. Maski ako nanlalamig noon. Patulog na kami pero nanlalamig ako tapos lutang na lutang ang isip ko. Habang naguhugas si nanay ng pinggan, lumabas ako para maligo. Namamanid talaga yung katawan ko as in. Hindi ko ramdam yung tubig na parabang hindi ako nababasa kahit pag tumingin naman ako sa salamin eh, parang normal na bagong ligo naman. Pero yung lamig at pagkamanid nandun pa rin. Nagdesisyon akong humiga na lamang nun sa may bandang kusina na kaharap ng malaking bintana para mapasukan ng hangin. Bandang alas 10, ginising ako ni nanay. Si tatay daw parang may mali. Pinuntahan ko siya sa kwarto nila. Dilat ang mga mata ni tatay pero yung pagsasalita niya garagal. Tapos sa tuwing magsasalita ako at kakausapin siya, lilingon siya pero sa bandang malayo sa akin. Kung ano-anong salitang hindi maintindihan ang lumalabas sa bibig niya noon. Mataas din yung lagnat niya noon, tapos naglalangis yung buong katawan. Pawis pero yung pawis niya malagkit.
Yung parang natuyo o namuong mantika. Ganon. Sa pag-aakala ko na ng stroke si tatay, pinaupo ko ito. Tumakbo si nanay sa tabing bahay kila tito para gisingin ito at madala na sa ospital si tatay. Iniwan namin ang mga kapatid ko kila tita. Si tito ang nag-drive ng owner type. Katabi ko siya sa harap. Sa likod naman si nanay at tatay para komportable. Medyo may kalayuan ang ospital. Para kaming bumalik doon sa parte kung nasaan ang bahay na binabantayan ni tatay. Kinakausap ni nanay si tatay noon na ano bang nangyayari sa kanya. Imposible namang may sakit sa puso yun kasi lagi naman yung nagpapacheck up. May vitamins, mahilig sa gulay at hindi manginginom. Habang iniilawan ni nanay si tatay, nakita niya na unti-unting naninilaw ang mga mata nito. Tapos, yung leeg tsaka kamay, bigla na lamang namanas. Hanggang sa yung bandang bibig niya, ganun din, lumobo. Tinanong ako ni nanay kung ano ba yung nakain namin noon. Sinabi ko naman kung ano tsaka wala talagang allergy si tatay noon. Hanggang sa madako na naman kami doon sa parte na walang kabahay-bahay. Sa pagkakataon na ito, hindi na apoy ang sumalubong sa amin. Pero merong sumabay. Kung nakakita na kayo ng owner type, yung merong bubong. Yung bubong na amin eh, yung parang kasing kapal lamang ng tarapal pero kulay itim. Ganon. Nakarinig kami ng paulit-ulit na tunog ng wakwak sa paligid. Nung una ayos lang, may mga nakakasalubong naman ng mga sasakyan. Pero nakailang metro na kami ng takbo, andun pa rin ito na para bang sinusundan talaga ang sasakyan namin. Napailing noon ang tito ko. Lalo na, nang mas nanuot sa pandinig namin ang tunog ng pagaspas. Literal na pagaspas sa mismong taas ng sasakyan. Hindi ko maaninag sa rear view o sa side view mirror. Pero sa bawat pagdaan namin sa poste ng mga ilaw, bigla na lamang matatakpan ang ilaw noon na para bang may nakaharang sa bandang itaas, sa pagitan namin tsaka sa pagitan ng mga posting yon. Tapos, biglang nawala yung tunog. Para bang huminto na lamang yung pagaspas. Ang akala namin wala na. Pero nung sabihin ni tito kay nanay na huwag pasandalin si tatay sa may upuan, napalingon ako sa likuran. Kagaya ng nakita ni tito sa rearview mirror ng sasakyan, sa likurang bahagi na parang bintanang gawa sa plastic ng owner type na yon, merong nakaharang. Dapat, makikita mo yung likod nun kasi transparent yon, parang bintana, para makita mo yung kung sino o kung ano ang nasa likuran mo. Pero nung mga oras na yon, merong nakatakip doon. May haambing mo sa itim na malapad na payong. Mula sa likuran na yon hanggang sa kaliwang gilid kung saan nakapwesto si tito. At kitang-kita niya sa side view mirror niya ang napakalaking paniki na nakasampa nga sa gilid ng sasakyan. Nanatiling kalmado si tito para iwas aksidente yon. Pero hindi niya tinigil ang busina niya noon. Himala namang hindi nagwawala yung nakasabit para bang andun lang siya parang kumakapit. Nang saglit na binitawan ni tito ang busina ng sasakyan, sinabihan niya ako na buksan ang compartment o maliit na toolbox na nasa baba lamang ng upuan sa likod kung nasaan sila nanay. Ang mga nakita ko noon, WD-40, langis, kung ano-anong gamit sa sasakyan. Sabi ni tito, maghanap daw ako ng mahapdi sa balat na kung anong spray o langis doon. Hanggang sa makita ko yung parang anti-corrosive na spray. Hindi ko na maalala ang pangalan noon, pero pinaglalaruan ko yun nung bata pa ako. Ito yung pag-spray mo sa bakal o stainless na may kalawang. Bubula yun. At talagang tutunawin niya yung kalawang hanggang sa pwede na itong punasan. At kapag natamaan naman yung balat mo, nanonood din yung hapdi at lamig niya. Yung tipong para kang tinutusok-tusok ng maliliit na karayong. Tinanong ako ni tito kung kaya ko bang abutin ang nakasampay na yon sa bahagi niya sa likod. Sabi ko, gagawin ko ang makakaya ko.
Pinilit kong isampa ang sarili ko doon sa may upuan. Pinasok ang isang paa sa likod. Tinanggal ang botones ng plastic cover ng bintana sa gilid sa likod ni Tito. Nilakasan ko ang loob ko na ilabas ang kamay ko at ang spray. At pagkapindot na pagkapindot ko ng kemikal na yon, sa masasabi kong pakpak ng napakalaking paniki. Isang matinis at mabilis na sigaw ang narinig ko. Umangat ang parang payong na yun na parang winawasiwas ang kemikal na ito. At nang sigawan ako ni Tito na ispray ko pa, pinindot ko ito ng buo. Dito lumundo ng ilang beses ang bubungan na tarapal ng owner type. Pagaspas, tunog ng wakwak. At sa mga sandaling yon, nang tingnan muli namin ang bawat kanto ng bintana, wala na kaming makita na sinyalis na may nakapatong sa taas. Sugal ang sunod na ginawa ni Tito. Dahil sa malakas ang kutob niya, imbis na sa ospital diniretso ay inilusot niya sa kabilang barangay si tatay para dalhin sa isang mananambal. Ang isang kilalang matandang mananambal na tawagin na lamang nating Ingkong S ay binulabog namin ng 10 oras ng binon. At ito pa, pasado alas 10 kaming bumiyahe, di ba? Pero matapos lumipad ng nilalang na sumampa sa owner type jeep namin, mag-aalas 12 na. Napaka-imposibleng isang oras ang tinagal namin sa pagtahak doon, samantalang kalahating oras lang ay nasa ospital na dapat kami. Pagkarating namin sa bahay ng matanda, naiwan kami sa sasakyan. Bumaba si Tito. Nagising naman sila doon pero hindi na kami pinapasok. Sabi ng mananambal na ito, napakabaho daw namin. Ang tinutukoy niyang namin ay ako at si tatay lang. Nagpakulunan kung ano-anong halamang gamot ang matanda. At habang naghihintay, pumunta ito kay tatay tapos yung buko sa pagitan ng pulang luya at yung tangkay nito. Hiniwa ng mananambal na yon at saglit na pinalagay sa dila ni tatay. Dito napansin na kaagad ni nanay na gumaan ang paghinga niya tapos nawala ang paninilaw ng mata. Maya-maya pa, bumaba ang Ingkong na may bitbit na palanggana na punong-puno ng kung anong dahon na tugat. Ngayon, gamit ang emergency light, dun lang kami nakapalibot sa sasakyan. Konting punas ng Ingkong ng langis kay tatay, nilagyan ng dahon ang ulo na parang korona at pinuluputan ng panyo. Pinigapiga niya ang mga kamay ni tatay, hinatak pababa, at nang nasa bandang tuhod na siya ay inilagay niya ang paa ni tatay sa may palanggana. Yung tubig na pinakuluan sa palanggana, dilaw ang kulay noon, mapusyaw na dilaw. Pero habang pinipiga niya pababa ang mga kalamnan ng paa ni tatay, sa maniwala man kayo o sa hindi, nagbago ng kulay ang tubig sa palangganang yon. Mapulang kulay itim. Hanggang sa tuluyan na yung magkulay dumi. Matapos noon, lahat ng maga ni tatay sa katawan, bigla na lamang nawala. Hindi pa yun natatapos doon. Dinala ng mananambal ang maduming tubig sa may apuyan niya. At nang isa lang niya ulit ito, nakarinig pa kami ng pagaspasan sa isa sa mga puno na malapit mismo sa sasakyan. At tunog ng lumilipad palayo. Sinabihan kami ng matanda na huwag matakot. Kung ano man ang sumusunod sa amin ay malamang, inutusan o alaga ng may gawa noon. Nagpakulo ulit si Ingkong ng katulad ng kay tatay. Ang paa ko naman ang nilagay niya doon. At pagkasawsaw ko, grabe, pawis na pawis ako noon. Tapos medyo naging malabo ang tubig. Hindi kasing itim ng kay tatay pero malaki din ang pinagbago. Pinayuhan kami na idiretso pa rin si tatay sa ospital. Hindi na daw kami susundan nun kasi alam na nang gumawa na nadala siya doon sa mananambal na yon. Napacheck up si tatay. Lumabas na merong konting pagtaas sa resulta niya sa dugo na indikasyon na merong infeksyon. Parang UTI lang naman. Bale gamot lang na antibiotic at maraming sariwang buko at umayos na siya noon. Tigil trabaho ng ilang araw doon sa bahay kasi walang nagbabantay. Maski ako, hindi pinayagan ni nanay na lumabas muna. Umabot ng isang linggo ang pahinga namin.
At nang makabalik, kinontrata ni tatay si Atong na maghanap ng iba pang trabador maliban kay Berting. Pero kay Atong din namin na pag-alaman na hindi na rin pala makakabalik si Berting doon dahil iniuwi ito sa kanila sa probinsya. Bigla na lamang kasi umano itong nagsuka ng dugo, nanilaw ang mata, at kung ano-ano na ang pinagsasasabi. Kagayang kagaya ng nangyari sa lola ko. Ang ipinagtataka nila hindi ito sinugod sa ospital. Mas pinili ng mga kamag-anak nito na iuwi sa kanila para ipagamot. Nung huli lang din namin na pag-alaman na may usap-usapan sa lugar nila Berting na parang ang may mga kamag-anak ito na maalam sa mga itim na karunungan. At may mga pagkakataon na mismong ang mga kapitbahay nito, naririnig siya sa madaling araw na napakaingay na may mga tinatawag na kung ano. At meron na lamang kung anong bubulusok sa papasok sa bukas nitong bintana. Tapos bubulusok ulit palabas na akala mo malapad na saranggolang walang buntot. Bumalik ulit kami sa ingkong noon. Sabi niya, may sa aswang at mangkukulam nga ang lahi ng umargabyado kay tatay. Muntik na si tatay noon. Mabuti na lamang ay binalik ng ingkong ang binato nito kay tatay. Ang ginawa ng mananambal ay ang tinatawag na sumbalik. Nakailang balik pa kami sa mananambal para lang makasigurado na hindi kami babalikan ng angkan ni Berting. Hanggang sa iyon, unti-unting naging balik normal ang pamumuhay namin. Nabenta na ang ancestral house na yon sa ngayon mula nang mamatay ang pinaka-padre de pamilya ng huling nagmana. Pero magmula nun, naging maingat na rin si tatay sa mga pananalita niya. Lalong-lalo na kung hindi niya gaano kakilala ang taong nakakasalamuha. Maraming salamat mga kagiliw sa pakikinig. Matao naman tayo sa shoutout request. Sa mga gusto magpa-shoutout, i-message nyo ako sa Facebook page, Instagram, email na nakalagay sa description ng bawat story natin. Iwasan natin yung shoutout request via comment section dahil hindi pa natin siya ina-acknowledge, okay? So ito na, shoutout request sa mga new at nag-renew na mga badges nila sa membership. Unahin po natin, happy new member. Maraming salamat Sir Junjun Arquizola. Salamat sa iyo. Happy 1 month kay Mary Antoinette Motay. Happy 2 months, Diame Alcoriza. Happy 3 months, Tagalog Kilabot Stories. Happy 4 months, Marjorie Obras. Happy 5 months, Rem Paulo Tagal. Happy 8 months, SJ Gregorio. Happy 10 months, Miss D. At happy 14th month, Miss Mishika ko. So mga nagpa-shoutout naman sa atin via messenger, Seth, baka pwede pong magpa-shoutout sa Azores family na hook na sa mga stories mo. Lalo na sa mga pamangkin ko na sila Iking, Kiana, Asyang at Kating from Ping Azores. Hello sa inyo. Sir, pakigreet naman po si Glorny and HG Fernandez, Oni and Iya. Thank you po sir from GLRNZ. Sir, good morning and maganda po ng mga kwento. Lagi po kami nakikinig sa inyo. Channel, pakishoutout po. Josephine Barrientos at Genevieve Barrientos. Salamat at God bless po. Ingat po kayo. Thank you din. Sa mga members naman natin sa Centennial, from Ma'am Dilray Reed Ausan. Sir, pa-shoutout po sa mga frontliners dito sa SG Frontlines ng Pinas. At frontlines sa lahat ng bansa, laban lang, masusugi lang pero hindi susuko. What? Protect yourself, hindi lang sa work. Tayo may sinumpaan, may sinumatan din tayo na uuwi ng ligtas sa buhay at sa family natin. Tamang-tama. Lahat po kasi ng mga medical personnel ay may mga oath talaga. Pagdating meron ka, kumbaga kung passer ka, meron ka talagang mag-oath-taking ka talaga. Isusumpa mo talaga kung ano yung ano mo kahit na ano man yung mangyari. Kung ano yung ano mo, yung tawag doon. Kung ano yung sinumpaan mong tungkulin, kailangan mo talagang gawin. Thank you po sa inyong mga frontliners natin. Nanay for real, good evening sir, at pag-greet po ulit ang grade 9 Camerino from Teacher Zarina. Nakikinig po sila, shoutout na rin po kina Raymond, Therese, Feliz at Richmond. Salamat po. Kay Miss D, pag-greet sa dalawang mabait na lalaki sa buhay ko, Kuya June, happy na birthday pa. Ingat sa work at love you. At Kuya Lance, dyan ka lang. Dito lang ako. Salamat sir, salamat Miss D.
Kay Velvel, good evening po sa lahat. Pag-greet naman po ng belated happy birthday ang sexy kong pamangkin na si Juliana Joy Salazar. Birthday niya today pero since bukas pa po itong mababasa, belated na. Sorry. Pag-greet naman din po sa sarili ko na Zvel from Taiwan. Ingat po palagi dito. Stay safe everyone and God bless us all. Thank you. Kay Ma'am Jim Esposo, sir. Pa-shoutout po sa anak ko na si Rainiel Jarin Esposo. Happy 7th birthday, September 16. Thank you po, sir. Set more power sa inyo. Thank you, Ma'am Mishika ko. Pulang-pulang. Ganda ng logo. Pa-shoutout yung self ko, sir. Set dahil vaccinated na ako. Shoutout sa aking mga na-recruit na makinig sa iyo, si Kuya Josh at Johanna. Salamat, sir. Keep safe. Thank you po. Thank you, Ma'am Mishika ko. Kay Maricar Pastrana, sir, pa-shoutout pati sa doggy ko na si Tyrayon na kasama kong makinig and sa ka-AMS ko na si Joanne na gustong makinig sa inyo habang nagawa ng report. Hello sa inyo. Sure. Sir Eds Yumang, sure. Pa-shoutout po sa misis ko na si Ronaline Yumang at sa anak ko na si Alia Isabel kay Alexa. Pabati din po kila Mama Anatalia at Ronnie Federico. Salamat. Road to 100K. Salamat. Kay Dance Densho, Kuya Seth. Wow. Kuya Dance, pa-shoutout sa mga tropa ko na pinakamaganda, pinakagopings, pinakamaapil, pinakanakakahalina at pinakaheadturner sa buong Northgate. Jenny Jean at Edward Obod. Thanks, Papi. Wow. Kadaan nga sa Northgate. Kay Iraya, sir, pwede po pong papromote ng Istorya YouTube channel. Thank you and God bless you always. Istorya TV, YouTube channel ang mga kagilawa, E-S-T-O-R-Y-A. Visit kayo and subscribe kayo. Alam ko mga stories din na kung ano-anong halo-halong stories ang nandun. Okay? Salamat ng Hiraya kay Janet Chinis Moreras. Pabati na lang ako ng happy birthday. Happy birthday sa iyo, Ma'am Shara. Salamat. Ay, September 7 po yung birthday ko pero baka pwede pang humabol, Ma'am. Happy birthday sa iyo. Sorry talaga. Medyo delay tayo sa mga ano natin ngayon, sa mga shoutout. Sorry and belated happy birthday. More birthdays to come in. Maraming salamat sa suporta, Ma'am. Maraming salamat. Kaya Lisa Cantalejo, sir. Pa-shoutout po ako at sa mga friends ko dito sa Spain na sina Ate Mayeth and Roveline. Thank you po. Thank you, Ma'am Lisa. Ingat kayo dyan. Luna Bells, pa-shoutout sa asawa kong si Aldrin. Thank you. Thank you, Luna Bells. Kay Ma'am SG Gregorio, evening boss, pa-shoutout po. Thank you. Thank you, Ma'am. Kay Mia Amore. Pa-shoutout. Mia Amore lang pala. Pa-shoutout po sa idol mahal ko na si Jeanette Carpio. Hello, mahal. Hello. Hello sa inyo. And last but not the least, kay Don Don Salon. Ay lang mga kagiliw, maraming salamat. Bukas ulit.